Joy, di ba? Message ko lang siya, Tia. Di ba si CCLD ka pang ba? Wow. Hmm? Si Joy eh. Ah, kapampangan nga pala. Nakapagod ka si Kenny, Kenny. Ah, kapampangan ka? Yeah. Oh, itatang ko po kapampangan niya. Tagano ka rin. Tagaya pong Tarlac City, itatang ko. Hindi naman po alata. Hindi halata? Po alata. Ay, kami Angeles. Tagano ko rin kayo po King Angeles. Ay, wow. Oh. Awa. Tinuro kayo po King Angeles kanta. Bayo kayo po amiti Ate Mini. O, oh, Angeles. No ka rin square, ah. King Obi Montessori po. O, oh, Obi Social. King Highway ka, Neta. King Highway, Neta. Opo, sa harapan na ning Gapieta, ne. Opo, karan niya po. Obi Montessori. Mas nating itong story ito. Opo. Tapos po, King Green Hills siya po tuturo kantay Ate Mini. Karin kaya po akilala. Oh, Green Hills. King Green Hills branch siya po. Opo. Green Hills. Green Hills. Kaya na Green Hills ka rin, di ba? Doon sila nakakilala ng asukan niya. Nah, love story. Yes. Oh. Hihi. Buti na lang, may OB. Kilig na kilig mo, yo. Background mo dyan, Sister LB, buhay na buhay talaga. Yun pong? Yung background niyo po, ang ganda. Yayamani. At ano po ako, Beverly Hills. Wow. Oh, social naman pala. Social. Bahay po ng alaga ako. Kaya naman po. Nanay pamana sa inyo. Malay mo. Meron po siyang anak na isa pa eh. Hindi siguro. Hindi siguro. Ay, po siya, nagbo-bike lang po siya. Ayun, nandun siya. Nagbo-bike sa likod ko niya. Nandun sa, at nasa isang house po siya. Oh, babae na lang. Bike siya. Babae po. Hmm. 95. Wow, 95. Wow. Buo pa yung ano niya, isip niya. Ay, oo. Oh. Nag-upwards pa kami. Mahilig siya sa mga upwards. Oh. Yung parang crossword puzzles. Kudyo ba yan? Opo, kudyo. Oh, kaya po. Mata kasi kudyo haba ng buhay, no? Haba ng buhay, maabot sila ng 100 plus eh. Ano ba kinakain nila? Yogurt? Ano lang, cereals in the morning, tapos lunch, yung solid food, tapos paggabi, ano lang, yogurt and boost, yun lang. Ayaw nila ng crispy pata, no? Wala silang rice. Walang crispy pata, walang chicharon. Ang sarap po man din ng chicharon. Gusto ko bumili yung chichero. Pinigil yung mga sarili ko. Masama na yung katawang ko eh. Kasi hindi na po kami kumakain niya. Matagal na. Long, matagal na matagal na. Naku naman si LB. Galing. Galing-galing mo. Veggies lang po kami. Tsaka fish. Konting meat paminsan-minsan. Tsaka ano lang. Puro ano lang. Gulay po. Lalo na store. Kailangan na tayong change up lifestyle talaga. Wala po kaming soda. Ilang ilang years na po kami pinagsasoda. Yan, dyan ako nagkasakit eh. Oo, yung soda kasi masyadong ma-sugar. Si kumusta na po kayo, Pastor Jeff? Kumusta na po? Ayos man po. Thank you sa prayers. Opo, we're praying really for you po kasi talagang talaga pong yung ating kalaban ngayon talagang nagdo-double time din siya eh. I know. Pandemic. Ay yung mga workers at pastors natin. Mm. Madami pa tayong gagawin. Marami pa po. Nasa gitna pa tayo ng ano. Wala pa ata yung mga ibang kasama natin. Paparating pa lang siguro. Basta po ako pawala-wala po ako ha, kasi nagpuputong alaga ako. Tapos babalik siya after. Naintindihan po namin. Ang, basta makikita ako. Maganda lang dito sa Bible study na isi-set up natin. 1 hour lang siya. Opo. Kasi yeah, meron pong 7 o'clock niya, di ba? Si Pastor. May 7 o'clock si Pastor Manny. Tapos, may iba rin akong meron din. May iba rin akong Bible study ng 7 o'clock. So, ayun. At saka para dun sa sa mga nagmamanage ng time nila, at the same time gusto nilang mag-Bible study. Kasi minsan sa Bible study, pag nagkasarapan ng mahaba eh. So, mahaba. Wala namang problema yan, masaya nga yun eh. Pero yung iba kasi, nilang mag-pull out. So, unlike ng mga Amerikano, pag sinabi nilang, I'm out,
they're out, di ba? Ayaw kasi medyo nahiya tayo. So, maganda yung may specific time na na 1 hour lang, parang gano'n. Saka relax lang, relax para maano. Minsan kasi, ano eh, gusto mo ma-relax, na-stress ka doon sa ano eh. Joy, ang laki ng pinayat mo, no? Ano, nag-ano, dahil nag-high blood ako, te, kaya nag-bawas ng kanin. Oo, nag-ano, low carb lang. Kasi, di na ako makahinga. Sa sobrang laki ko, 75, ganun, yung weight ko. Oh my goodness, oh. Oo nga. Ako nga, yung liver ko eh, kaya nag-fatty liver ako lately. Kasi, nung nag-quarantine, pagod na pagod ako sa school, tapos pagod sa kung ano-ano, sa bahay, lahat pagod. Mm. Pag ano, bumibili na lang sa labas, yun yung nakasama. Oo, tama. Kain na lang ng mga pagkain, yun ang masama dun eh, pag wala. Ready to cook. Oo, yun ang masama, yung mga bumibili ka ng fried chicken lagi. Yun ang nakadali na naman. Every time na gano'n nagiging lifestyle ko, nakakasakit ako. Pero masarap ka magluto, Ate Minnie, iba? Kaya nga, pigil-pigil na. Hindi ngayon, ano na, kailangan mag-inventa tayo ng recipe masarap na healthy. No. Correct. Pero mag-uisita kayo dito, Joy, minsan lang naman, pagluluto ko yun, ano, crispy pata, tsaka ano, kicking cake. Ay, nako, grabe, crispy pata ako, yun. Nakuha ko na yung recipe ng boiling crab. Alam ko pa. Wow. Minsan lang naman eh. Oo, minsan lang. Hindi naman masama ang minsan. Huwag lang araw-araw. Correct. Pero na-miss ko si Pastor Jeff mag, yung mga, mag, lodi ko si Pastor Jeff mag, ano, mag-share talaga ng word. Lodi ah. Oo, oo. Hi, John! Sino si John? Jonathan? Jonathan ba to? Hi, Jonathan! Hello, Pastor! Hi! Hello, Jonathan! Kamusta ka na? Classmate kita sa Kaiser, ha? I know! Magkaklase tayo sa Kaiser! Nung nagpunta ka, nagpunta rin kami! Oh, grabe! Yeah. Ano ba yan? Jonathan, like you to meet si Joy. Nasa South Carolina siya. Hello teacher, po! Teacher din yan. Teka, nasa bang camera dito ako. Teacher din si Jonathan Joy. Ay, sige. Saan state po si Kuya Jonathan? Andiyan, sa kabilang bakod namin. Oh, California. Hello po. At teacher yan. Ay, wow, Matt. Ano nga ko yan? Ayan, call a friend ko yan, call a friend. Galing, galing. I-message ko lang po si Babes, Ate Minnie. Check, eh, ano ko lang siya. Oh, para mag-join na ka mo. Ano na, kumusta na, Jonathan? Ano ba? Okay lang. Kasi pa kung ano-ano mga nararamdaman. Alam mo, itong quarantine na ito, masamahan din ulit eh. Kahit din ako, nagkasakit ako dahil sa quarantine. Grabe. Alam mo yan? Bawat kibot eh. Punta ka agad. Jonathan, si Sister LV. Sister LV, si Jonathan. Hello, hello po. Hello, Jonathan. Kumusta hello po? Okay, nakadakad lang po. Naglalakad lang yung alaga ko. Sisyo ko, naglalakad po. Okay, so it's 6:12. Start na tayo para tapos tayo ng 7 o'clock. So, welcome, Sister LV, Sister Joy, Brother Jonathan. Mamaya, pag-pray natin si Jonathan para complete healing siya. Kaklase ko yan sa Kaiser eh. So, we will start with a new series na the Gospel of John. So, familiar naman tayo sa Book of John. Yeah. This would be every Friday. Pagkatapos, medyo kakaiba lang siya ng konti. Ito yung PMI personal meeting ID natin. Tapos,
wala naman siyang password, pwede kayo pumasok agad. And then, baga, ang goal natin is to relax in the presence of God. At syempre, to be comforted ng kanyang word. So, anong gagawin natin for a 1 hour? So, tapos na yung first part. 6 o'clock to 6:10. So, 10 minutes. We have our kamukahan, no? Testimony, kung meron man. And then, 6:10 to 6:20, meron tayong video clip. Tapos meron tayong auto-read next Friday. Maintindihan niyo yan as we go along. And then, 20 to 6:40 for 20 minutes. Meron tayong discussion, free flow. And then, pagdating ng 6:40 to 6:50, kung meron kayong tanong, itanong nyo na. Yan. Tapos, ano yung takeaway nyo? Ano yung naintindihan nyo ngayong araw na to? And then, 6:50 to 7 o'clock, ano yung prayer request nyo? And then, I'll pray for everyone. And then, 7 o'clock, we're done. You're free to go. So, ganun lang. Ganun lang siya kasimple. At let's make it fun yung pag-aaral ng salita ng Diyos. So, game na ba kayo? Kaya ano, mas maganda, 6 o'clock talaga, pasok na kayo sa Zoom every Friday para start tayo on time. Alright, so, may share ako sa inyo na video. Panoorin nating lahat, sabay-sabay. So, mag-self-mute muna tayo. Okay. Hi, Tita Fe! Hi, Pastor! Hi, glad to see you. Good, thank you. Salamat, salamat sa prayers nyo. Praise the Lord. Hello po, Sister Dita Fe. Oh, hello. Sino to? Si LV po. Sino? Ah, si LV. Po, ayan po ako, papakita ko. Oh. Mabait. Ito po yung aking, ano. Opo, ayan, naglalakad siya. Yeah, hindi po, makikinig lang po ako. Yeah, yeah. So, Sister Fe, we have with us si Sister LV, si Sister Joy from South Carolina, si Brother Jonathan, dito lang po yan sa LA, kapitbahay namin. And Sister Fe, one of our board members sa church sa LA. And so, Sister Fe, we will be viewing a video clip about, para magkaroon tayo ng overview, what is the book of John is all about. So, yung first part lang yung pag-uusapan natin. So, let's all watch this. Mag-self-mute muna po tayong lahat. And okay. Here we go. The Gospel According to John. It's one of the earliest... Andali lang po. Naririnig niyo po yung audio? Thumbs up po kung naririnig niyo audio. Yes, Pastor. Yes, Pastor. Good, good, good. Let's go. Let's do this. Accounts of Jesus' life, and we learn at the end of the book that it comes from one of Jesus' closest followers called the disciple whom Jesus loved. Now, he appears many times in the story itself, and there's some debate about whether it's John, the son of Zebedee, one of the 12, or a different John who lived in Jerusalem and was known in the later church as John the Elder. Whichever John it was, the book embodies his eyewitness testimony, and it's been brilliantly designed with a clear purpose that he states near the end. John says, "The story is written so that you may come to believe that Jesus is the Messiah, and that by believing you may have life in his name." John? Okay, pause ko lang po sandali. We're talking about yung book of John. Ina-explain niya kung sino yung author ng book of John. No? Pwede daw itong si John na son of Zebedee or si John the Elder. At magandang nakalagay dito yung purpose ng Book of John. No, nakalagay so that you may come to believe, no, Jesus is the Messiah and that by believing you may have life in his name. So yun yung purpose ng Book of John. So all about Jesus kasi sa apat po na gospel, so alam niyo po yun, di ba, meron po tayo Matthew, Mark, Luke, and John. Yung Matthew, Mark, and Luke, halos pare-parehas po sila ng pagkakasulat. Natatangi yung book of John na medyo kakaiba yung pagkakasulat niya. So let's watch this. John believes that the Jesus you read about in this book is alive and real and that he can change your life forever.
The book's design is really cool. Its first half opens with an introductory poem and a short story that's followed by then a big block of stories about Jesus performing miraculous signs that generate increasing controversy. And it all culminates in his greatest sign, the raising of Lazarus, which creates the greatest controversy as Israel's leaders decide to kill Jesus. And that launches into the book's second half. These chapters focus on Jesus' final night and last words to his disciples, which are followed by his arrest, trial, death, and resurrection. The book concludes with an epilogue. In this video, we're just going to focus on the first half. So the book opens with a two-part introduction. First, a poem that begins, "In the beginning was the Word," an obvious allusion to Genesis 1, when God created everything with his Word. Now, a person's words, they're distinct from that person, but they're also the embodiment of that person's mind and will. And so John says that God's Word was with God, that is distinct. And yet the Word was God, that is divine. And as we ponder this claim, we hear later in the poem that this divine Word became human in Jesus. Then John goes on to draw from the stories of Exodus, saying that Jesus was God's tabernacle in our midst. The glorious divine presence that hovered over the Ark of the Covenant became a human in Jesus. Which leads to his last claim, that the one true God of Israel consists of God the Father and the Son, who has become human to reveal the Father to us. Now, as we consider these mind-bending claims, we then start to hear a story about how John the Baptist first met Jesus and then led other people to meet him and become his disciples. And one by one, as people encounter Jesus, they say out loud who they think he is. And in this one chapter, Jesus is given seven titles. Now, these titles prepare us for John's love of sevens in designing the book, but altogether they also make a claim that this fully human Jesus from Nazareth is the Messianic King, he's the teacher of Israel, and he's the Son of God who will die for the sins of the world. Now that's a big claim to make about someone, and John will now go on to support it through the stories in chapters 2 through 12. They all have the same basic pattern. Jesus will perform a sign or make a claim about himself, and that will result in misunderstanding or controversy. And so in the end of each story, people are forced to make a choice about who they think Jesus is. The first section shows Jesus encountering four classic Jewish institutions. Doon muna tayo sa first part, yung introduction ng Book of John. So napanood natin yun, nagkaroon tayo ng idea kung ano yung Book of John. So i-close ko muna itong video. And then, babalik tayo sa PowerPoint. Makikita po ba natin lahat ang PowerPoint? Ayan. So, yan. So, ayan. So, basahin natin ha. May tatanong muna ako sa inyo. Anong nakikita nyo dito? Yan. Ikaw, Joy. Anong nakikita mo, Joy? Yan. Joy, are you there? Nandito po. Nakikita po sa phone, Pastor Jeff? Oh, ano nakikita mo? Parang ano, ayun, naka cellphone po. Cellphone? Okay, cellphone. Opo. Okay. Pag tiningnan mo pa siya ng mabuti, ano pang napapansin mo? Meron pong nakalagay sa likuran niya. May housing siyang maganda, ano? Parang clear. Okay. So, tanungin naman natin si... how about you, Sister Faye? Aside from what Joy already noticed, ano pa yung iba po napapansin niyo sa cellphone? May message yata. Hindi ko masyadong hindi ko masyado saka sa likod may mga nakasulat. Opo. Yan. May nakasulat harap at likod. Okay. How about you, Jonathan? Anything else na napapansin mo sa phone? Unmute yourself. Itim ang tulad. Jason, itim. Black siya. Black in color. Okay, very good. What else? Meron pa kayo napapansin? How about you, Sister Elvy? Meron ka napapansin sa phone? Baka naglalakad, Sister Elvy. Anyway. Pastor. Opo. The shape is rectangular. Rectangular po yung shape niya?
Okay. Narinig niyo yan? Mundo Bisento, di ba? Rectangular yung shape niya. So, very good. So, napansin niyo po yun. When I asked Sister Joy, ano yung napansin niya sa cellphone, ang sabi niya, meron nakasulat sa likod, may casing. Tapos, and then, nag-add ng information si Sister Faye. Nag-add ng information si Brother Jonathan. And then, sabi ni Sister LV, merong ano, rectangular yung shape niya. Color yung black, blah, blah, blah. So, the more natin siyang tinititigan, kasi pag tiningnan mo siya ng first glance, ang unang mo mapapansin, well, that's a cell phone, right? Pero pag tiningnan mo siya ng second glance, mapapansin mo, oh, rectangular yung shape. Pag tiningnan mo pa siya another glance pa, oh, black yung color, tapos meron siyang casing. Pag tiningnan mo siya ng another glance, oh, Samsung pala yung tatak niya. So, the more natin tingnan ng isang bagay, napansin niyo, madami tayong napapansin. Tama po ba? So, ganun din po, when we read God's Word, when we dwell in the presence of God, and kumbaga, devour yung kanyang word, no? At kainin yung salita, yung tinapay ng buhay. Pag tiningnan natin yung salita ng Diyos, dapat ganun din po. Titigan natin mabuti, basahin natin pa ulit-ulit, tanungin natin yung sarili natin, ano ba yung na-observe ko dito sa salita ng Diyos? Ano ba yung interpretasyon ko dito sa salita ng Diyos? Ano ba yung pwedeng aplikasyon ko sa buhay ng salita ng Diyos? Kasi hindi lang siya sinulat para masarap lang pakinggan. Pero pinaka-importante sa lahat ng bagay, maia-apply natin to sa sarili nating buhay. So, ganun ang gagawin natin sa pag-aaral natin every Friday. We look into the Word. Hindi naman tayo nagmamadali na kailangan may matapos tayong chapter o wala. Kung saan tayo abutan ng 7 o'clock, that's it. So, tapos, kung saan tayo matapos, the following Friday, tutuloy lang natin. So, hanggat nabubuhay tayo, we will study the Word. That's how you study the Word. Huwag kang magmamadaliin, tingnan mo lahat ng angulo para mas maintindihan mo. Kasi this is a love letter. Ewan ko kung naaalala nyo, siguro naman, halos lahat sa inyo ay nakaramdam ng pag-ibig at sinulatan ng kanyang minamahal. Napansin nyo ba na nakatanggap ka ng love letter mula doon sa crush mo or love mo or whoever, paulit-ulit mo siyang binabasa? Kahit tapos mo na siyang basahin, mamayang gabi, kukunin mo ulit, pabasahin mo ulit. Or, panahon ngayon ng mga millennial, ang uso messages, texting, or whatever, sila, ganun din, isi-save nila yung message, pabalikan nila. Kahit, iba pa rin love letter. Iba pa rin yung love letter na handwritten, di ba? So, bakit mo siya paulit-ulit na binabasa? Kasi baka may, kasi may kilig factor, no? Tandaan natin, yung salita ng Diyos ay love letter din ng Diyos sa buhay natin. Dapat paulit-ulit natin basahin. Kasi napansin nyo rin na isang verse, iba yung meaning sa'yo ngayon. And then after some few days, weeks, years, or months, iba na naman yung meaning para sa'yo. So ganun din siya, no? Kumbaga, it is how you interpret it, kung paano gagamitin ng Diyos para mag-minister sa ating lahat. Ayan. So, ganun ang gagawin natin. So, let's start with Brother Jonathan. Ayan. Nababasa mo, bro? Mm-hmm. Okay. Pakibasa po yung first part ng Book of God. In the beginning was the Word, mm-hmm. and the Word was with God, and the Word was God. Mm-hmm. He was with God in the beginning. All things were created through Him, and apart from Him, not one thing was created that had been created. Mm-hmm. In Him was life, and that life was the light of men. Mm-hmm. That light shines in the darkness, and yet the darkness did not overcome it. Okay. So, ganito rin, no? Iramin ko lang yung cellphone ng mini. Titingnan natin tong first part, kung paano natin tiningnan yung cellphone. So, maghahanap tayo
nang pwede nating mapansin sa binasa ni Jonathan. Alright? So, game na ba kayo? So, halimbawa, sabi dito, okay, sa verse 1, chapter 1, verse 1, no, in the beginning was the Word. So, doon pa lang, may question ka na, paano naging word, paano naging simula yung salita? Sino yung word? No, tsaka, napansin nyo ba, naka-capital? So, alam naman natin, tinuruan tayo ng elementary kapag kina-capital yung word. Ibig sabihin, importante or person yung capital. Yung, di ba yung mga pangalan natin, nag-start sa capital J, E, F, F, parang ganun. So, sabi dito, and the Word was with God. So, yung salita, kasama daw ng Diyos. So, sa simula't simula daw, in the beginning, nandun na yung salita. Yung Word, yung salita, kasama na ng Diyos. Tapos, sa pangatlong statement, and the Word was God. So, yung salita at yung Diyos, iisa. Okay? Sabi dito, binanggit ni Jonathan, He was with God in the beginning. So, dun pa lang sa verse 1 at sa verse 2, ini-establish agad talaga kung ano yung sinabi noon sa Genesis pa, sa Book of Genesis, no, doon sa Old Testament, about particularly kay Jesus Christ. Si Jesus na buhay na noon pa. Si Jesus na buhay na before pa gawin yung mundo. So, hindi lang siya pinanganak 2,000 years ago, pero bago pa ginawa yung mundo. In fact, siya ang creator ng mundo. So, sabi dito, no, all things were created through Him. And apart from Him, not one thing was created that has been created. Kung hindi sa Tagalog, kung hindi dahil sa kanya, hindi malilikha ang lahat ng nilikha, no? So verse 4, in him was life. No, nasa kanya ang buhay. Tandaan niyo yung purpose ng book na to, no? Ito na binanggit. And that life was the light of men. That light shines in the darkness, and yet the darkness did not overcome it. So medyo matalinghaga yung pagkakasulat ni John, ano. Kumbaga, ang pagkaka-describe nga kanina nung video, eh, it's a poem, no. Although it's a prologue, no. Kumbaga, paunang salita, pero it's a poem, no. Kumbaga, matalinghaga na tula, di ba? At mas maiintindihan natin yan the more na lumalim tayo sa pagkikipagrelasyon sa Diyos. Mas magkakaroon tayo ng mas magandang picture kung bakit ganito yung sinabi ni John. Naalala ko lang, sa Bible school, dati bago kami magsimula ng klase, binabanggit natin yung verse 1. I cannot hear him. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. So, kumbaga, ini-establish na si Jesus ang Panginoon. Any question about dito sa verse na to? Or meron ba kayong napansin na gusto niyong idagdag? Anybody? Tell me, meron ka ba napansin? Kasi yung kanina, these verses for several times. Sign out and go back again. Parang alam ko na kasi siyempre, tagal ko na rin na Kristiyano, di ba? Alam ko natin na si yung Word of God. Si Jesus, di ba? No, umalis lang ako. Hindi kaya ka di ba sinabi in the Word sa Kristiyano? So, sayang. Word represents Jesus Christ. Saan ba yun? So, He came to the world because of He wants to save us. So, I think that's the connection that I knew about it. The Word during that time, nung beginning ng Word, nandoon na pala si Jesus Christ. Mm-hmm. He was with God in the beginning. Mm-hmm. So, tingnan natin yung sa susunod na verse. Okay? Yan. Sister Fe, kindly read it.
verse 6 to verse 9. Sister Fe. All right. See, Sister Joy. Sister Joy. There was a man sent from God whose name was John. Mm-hmm. Verse 7. He came as a witness to testify about the light so that all might believe through him. Verse 8. He was not the light, but he came to testify about the light. Verse 9. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Ayan, nakakalito na. Ang dami ng John. Yung John na sumulat sa bato, eh, parehas ng sinasabing na John dito na sinugo ng Diyos. Sa tingin nyo, magkaiba ba sila o parehas ba sila? Kasi yung sumulat, oh, this is a different one. Yeah, ang sumulat si John the Beloved, di ba? Isa sa mga apostles ni Jesus. Ito naman si John the Baptist, tamang-tama, noong June 24 ba yun? Wala, na-miss ko na siya. Ang piyesta ng San Juan nagbabasaan kasi nga to signify yung pagbabautismo ni John the Baptist, kaya piyesta ng San Juan. Juan means John . So napansin natin dito si John, may binabanggit siya na isa pang John. Okay, sino naman to? Hindi to si John and Marcia, ito si John the Baptist. Okay, si John the Baptist or Juan Bautismo, no, kung saan kinuha ng San Juan, alam niyo sa Metro Manila, nagbabasaan sa Kasambalayan, Batangas. Ito siya yun. No, bakit sila nagbabasaan? Kasi nga, si John the Baptist, siya yung nagbaptize. He paved the way, no, para makilala ng mga tao yung totoong Diyos na naging tao. Okay? So, sabi ito, there was a man sent from God whose name was John. How do I do this? So, kapangalan niya. No, he came as a witness to testify about the light so that all might believe through him. So, dumating siya, para siya yung parang announcer, magte-testify siya na sasabihin niya sa mga tao na may padating. Okay? May padating na Diyos. Okay? Na you need to acknowledge his greatness. Trivia, alam niyo ba si John the Baptist ay kamag-anak ni Jesus? Blood related sila, no? Pinsan, in fact, no? Kasi sino ba yung nanay ni John the Baptist? Elizabeth. Okay, si Elizabeth ay pinsan ni Mary. So halos nauna lang ipinanganak si John, mas matanda siya. Tapos although si Jesus mas matanda kasi nga before he created. At si Jesus ang gumawa kay John. Pero sa technical human term, ay magpinsan sila. Parang ganun. Sabi dito, he was not the light. Hindi siya si Jesus. Kasi kanina binanggit about light, di ba? Doon sa verse 5, that light shines in the darkness, no? Sabi dito, in him was life and that life was the life of men. So si Jesus yun. Pero sinabi dito, kinlear din sa verse 8, hindi si John the Baptist in light. He was not the light. But he came to testify about the light. So, witness siya. No, kumbaga sa usgado, yung witness, nagsasabi, nagpapatunay na kung ano yung tama at mali. Diba? So, the true life that gives life, yung totoong ilaw, na magbibigay liwanag sa ating lahat, ay parating na sa mundo. Okay, so i-announce na. Kasi si Jesus magpa-public ministry na. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, nandun na siya manggagamot, iahayag niya na kung sino siya, magsisimula na yung kanyang mga miracles. No? Magsisimula yan dun sa wedding at Cana. Okay? So kung saan nag-ask yung kanyang nanay to turn the water into wine. So mag-move on tayo. Ayan. Next. Okay. Can you hear us, Sister Faye? Are you okay? Okay. Sister Elvie, are you there? Okay. Ikaw na lang mini magbasa. Verse 10. Verse 10. He was in the world and the world was created through him and yet the world did not recognize him. Mm-hmm. Stop mo na.
So sabi dito, nandito na siya. Tama na natin. He's talking about Jesus, no? At the world was created through him. Siya yung lumikha sa mundo. Pero ito yung nakakatawa. Yet the world did not recognize him. Okay, fast forward 2020. Ito yung mundo na ginawa ni Jesus. Kasama natin si Jesus, nasa puso natin. He's everywhere. He's obviously omnipotent, omniscient, no? All-powerful. Kumbaga, nandyan siya kahit saan. Pero, here's the thing. Since nung 2020 years ago, hindi na siya napansin ng mundo. Same thing hanggang ngayon, hindi pa rin siya kilala ng mundo. Kaya para dun sa mga nakakilala sa Diyos, isang malaking responsibilidad natin na ipakilala sino talaga si Kristo. That's why we're having this Bible study so that other people will learn more about God. Okay, sige. Tuloy mo. He came to his own and his own people did not receive him. But to all who did receive him, he gave them the right to be the children of God, those who believe in his name, who were born not of natural descent or of the will of flesh or of the will of man, but of God. Okay, si Jesus, ang nasyonalidad niya ay isa siyang Hudyo, taga-Israel, di ba? Sabi dito, he came to his own. At anak siya ni Mary, no? Anak siya ni Joseph, na Israelites, taga-Israel. Pero sabi dito, people did not receive him. So hindi naniwala yung mga tao, yung mga kamag-anak niya, yung mismo mga kapitbahay niya na gawin Diyos, di ba? So kumbaga hindi mo rin masisisi sa panahon ngayon, madami rin nagki-claim na Diyos, di ba? Naalala ko nga si Pastor Apollo Kibulo, ikiniklaim niya sa yung Son of God, di ba? Kumbaga kung kapitbahay mo lang si Pastor Apollo Kibulo, magugulat ka, paano ka naging Son of God? Nakita kitang lumaki. So, ganun din yung naging experience ni Jesus Christ, no? Sabi dito, but to all who did receive him, he gave them the right to be children of God. Okay, dito na tayo papasok. Hindi naman niya tayo kumag-anak talaga. Hindi naman tayo Israelites. Yan yung mga kulay ng balat natin. Hindi naman ganun ang kulay. Diba? So, hindi na matatangos yung ilong natin. So, hindi natin siya kalahi. Pero, he gave us to be, no, the right to be children of God to those who believe in his name. May karugtong kasi kung maniniwala tayo kay Kristo. Okay? Who were, sabi dito, to those who believe in his name, who were born not of natural descent, no, hindi naman tayo kamag-anak niya nga, or the will of the flesh or the will of the man, but of God. Kasi ginusto ng Diyos. Okay, ganito yan. Pasimplihin natin. Halimbawa, nag-ampon kami ni Mini ng anak. Okay? Halimbawa, ang anak namin si Jonathan. No? Flesh and blood anak namin. Tapos inampon namin si Joy. Hindi naman namin flesh and blood. Joy. So, yung karapatan ni Jonathan bilang anak namin na totoo ay magiging parehas ng karapatan kay Joy. Bakit? Kasi pinili namin. Kasi ginusto namin bilang mga magulang. Ganun din yung Diyos. Meron siyang mga anak, may pinili siya na lipi, may pinili siya na bansa, yun yung Israel, pero ginusto niya na tayo ay maging anak din. Kasi we believe in him. Malaking factor yung we believe in him. We must believe in him. Okay? So mahirap naman magkaroon ng negosasyon, mahirap magkaroon ng relasyon doon sa isang tao o sa isang Diyos na hindi naman kayo magkakilala, na hindi ka naman naniniwala. So halimbawa, nakita ko si Jonathan kumakain sa restaurant, 'di ba? Tapos sabi ko, nag-hi ako sa kanya. Hi. Sabi ni Jonathan sa akin, nag-hi back siya. Hello, sabi niya ganoon. Oh, tapos tapos na akong kumain, halimbawa. Tapos tinawag ko yung waiter. Ang sabi ko sa waiter, ang magbabayad yung kaibigan ko si Jonathan.
Okay? Sabi ko, tingnan mo, maghahaya ko. Jonathan! Akala ko, oh, diba? Kumaway, eh di kumaway akong ganun. Tapos kumaway din si Jonathan. Ay, Jeff, kamusta? Oh, kakita mo, waiter. Kumaway siya. Siya magbabayad. Okay? So yung waiter, maniniwala yan. Kasi parang may relasyon. Parang may relasyon kayo. Ano, magkaibigan kayo eh. O, kilala kayo, no? So, malaking bagay yung acknowledgement eh. Na, kawawa naman si Jonathan. You need to be acknowledged by God. You need to believe in Him. Kailangan kakilala mo siya. Okay? Kailangan may relasyon kayo para yung benefit makuha mo. Okay? So dapat maintindihan natin yun. Dapat may relasyon kayo. Okay? So, sabi dito, the Word became flesh and dwelt among us. Yung salita, no? Kasi, bakit pa sinasabing word? Kasi, naalala nyo nun, sa Genesis, yung let there be light, let there be. Puro word lang yung ginagamit ng Diyos and voice activated. So, parang Siri, parang Google, Alexa. Luma na yan. Nung unang panahon, si Lord ang gumamit yan eh. Salita lang ng Diyos. Things, baga, nangyayari. Things were being created. Okay? So, ganun din. Sinasabi niya dito, yung word na to, Diyos kasi yan. Kung ano yung sabihin niya, mangyayari. Sabi dito, the Word became flesh. Nag-incarnate. No? Naging karnal. Ibig sabihin, si Jesus, naging flesh. Okay? We observed His glory, the glory as the one and only Son from the Father, full of grace and truth. So nakilala natin siya. Nagkaroon tayo ng relasyon sa kanya. Isa importante sa akin ng Book of John kasi ito yung unang-unang book sa Bible na nabasa ko. And I encourage everyone no, na if you want to start reading the Bible, gusto mo siyang maging cover to cover, start with the Book of John. Yeah. Mm-hmm. Acts, then mag-alternating kayo, punta kayo ng Genesis, balik kayo ng John, and then Acts papuntang Revelation, and then Genesis papuntang Malakay. No? And then enjoy nyo yung stories, enjoy nyo yung salita, and then attend Bible studies so that you learn more about ano yung sinasabi specifically ng salita ng Diyos. Okay? So, limited yung time natin. With all the things na pinag-aralan natin, mag-stop tayo dito. No? So, ang kasunod nito, okay, yung about yung ginawa na ni John, ano? Ito yung kasunod niya. If you want, you can you have one whole week para you know, mag-advance reading. I would recommend also, the Life of Jesus, book of yung Gospel of John, meron sa YouTube, meron English, may Tagalog. Salita siya ng Diyos, exact Bible, ginawa nilang movie. Maganda. Panoorin niyo yun. 3 hours yata yun. So, maganda. At the same time, para mas maintindihan natin, mas lumalim yung pagkakaintindi natin dun sa Book of John. Anyway, tanong ko sa inyo, any questions na gusto nyong itanong or gusto nyong, ano yung... Sister? Apo, go ahead, sister. Go ahead. Sister Fe? Do you want to ask something? Hello? Okay. Any questions or any takeaway before we go to our prayer and prayer request natin? Any gusto nyong idagdag dun sa pinag-usapan natin na, okay, ini-establish pala sa book. Pastor, yes. Excuse me. Go can ahead. You hear me? Yes, sister. I can hear you. Wala akong marinig, Pastor, magmula kanina. Oh. After a few minutes na narinig kita na wala na yung boses nyo. Opo, anyway, Sister Fe, I have a recording. I will send no, to you. No, I cannot hear you. Ah, okay. So, ba't kaya hindi marinig ni Sister? I don't know what's wrong. Opo. Ang gagawin ko po, Sister,
We have a recording. I will send to you the recording. Okay, Pastor. Thank you. Apo. So anyway, any takeaway or prayer request or any questions you want to ask? Anything you want to ask or take away na natin? Kasi di ba parang, oh, sino tong John na to na sumulat? Sino tong John na tinutukoy na John the Baptist na pinsan pala ni Jesus? Ano tong ibig sabihin nila na ang word pala at word ay isa? Diba? Is there anything na hindi nyo naiintindihan? Gusto nyo itanong? Any takeaway? Any input? Or any prayer request? Go ahead. Pastor Jeff? Go ahead. Pastor Jeff? Parang exciting po. Actually, matagal na po akong Christian talaga, pero you know, yung pong talagang yung masasabi kong alam ko talaga siya as a whole, hindi po, alam ko lang po. So, parang for me, it's going to be very exciting kasi parang mas maiintindihan ko po yung gospel ni John. Kaya, yun po. Saka yung pinsan nga po, magpinsan po pala sila, hindi ko po talaga alam yun. So, there are new ano information na natutunan ko today. Yeah, actually Joy, no, sa mga susunod na pag-uusapan natin, mas maiintindihan natin yung culture ng Israel. Kasi alam niyo naman, I'm sure pagdating niyo dito sa US na culture shock kayo. Yung mga bagay na hindi namin ginagawa sa Pilipinas yan, ha? Bakit dito ginagawa? Or na culture shock yung mga kasama niyo sa trabaho sa inyo, di ba? Ba nagluto kayo ng alamang sa trabaho nyo or whatever. Nagulat sila, di ba? So, ganun din, no? Makikita natin yung beautiful culture ng Israel. At minsan, may hawag sa Filipino culture, no? At mas maiintindihan natin na, okay, kaya pala ganun yun, yung connection nito doon sa Old Testament. Kasi ang goal natin, maintindihan natin yung buong Bible and then ano yung, paano natin ito i-apply sa buhay natin. Okay? So, siguro yan, no? Yung promise ni God na but to receive it. Pag in-accept mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, yung promise niya, give them the right to become children of God. Mm-hmm. Binigyan ka lang yes. na maging anak ka. Alam mo yan? Yep. So ano ba yung mga privileges ng pagiging anak, di ba? Inheritance. Ano yep. ba? Right to have their name. Siyempre, lahat ng mga skills you get it from them. Mm-hmm. So, kumaga full ride ng karapatan na, alam mo yun, this is my, ito yung alam ko. And what's good about knowing your right is you can fight your right kasi yep. alam mo na hawak mo yon. Na somewhere there, binabakapan ka ni God kasi alam mong binigay niya yun, di ba? So ano yun? Yung Amen. Life, di ba? Eternal life, di ba? Pinramis niya yun. Pag nireceive mo siya, bibigyan ka ng eternal life. At dahil sa naging anak ka na ng Diyos, yung right na yun binibigay sa'yo. You will have an eternal life kapag tinanggap mo siya. So, ang daming benefits ng pagiging anak ng Diyos. Actually, yung banggit mo yung karapatan, yung sa ano lang eh, yung sa pinaglalaban ngayon, yung issue ng racism, di ba? Kumbaga, ginigit talaga nila na dapat pantay-pantay yung karapatan kay puti, itim, or brown, or yellow ang kulay mo. So, actually, ang level nito, eh, para mabuhay ka lang for 70, 80, 90 years dito sa mundo. Pero dito, yung binibigay na binanggit ni Mini na karapatan sa'yo, eh, mabuhay ka ng walang hanggan na kasama mo ang Diyos. Na anak ka niya, hindi nung basta kasama ka lang niya, anak ka niya. Ang sabi sa Bible, magre-reign ka together with Him. This is like bigla kang inadapt ni Queen Elizabeth. Imagine niyo yun. Ako, i-adapt nga lang ako ni Bill Gates. Okay na ako. Eh, paano pa pag-Queen Elizabeth? So, this is far, far, far beyond because He is God who can give you eternal life. Okay? Amen. Anything else? Before we end, any question or any input na gusto natin? Ano? Actually, ano lang naman ito, prologue pa lang naman. Binigyan lang tayo ng idea ano yung Book of John, sino si Lord. Sa mga susunod, yung mga stories to, pag-usapan natin, maraming parables, maraming stories, madami. So, kumbaga, mas magiging interesting siya at mas marami kayong magiging. Okay? So, Amen.
Any questions? Any prayer requests? Of course, we will pray for Jonathan today. And pray for Mini. Meron din siyang ailment. Hormonal imbalance. Any prayer requests? Sister Elvie, any prayer requests? Sister Joy, any prayer requests? Pastor, may unspoken po kami ni Patrick. Paki-include na lang po. Mm-hmm. Okay, sige. Let's pray for them. Let's also pray yung sa nangyayari ngayon sa Amerika. Lahat tayo nasa Amerika ngayon. Yung grabe yung pandemic, masyado tayong affected. Mas na naman. Grabe yung issue ng racism. Hati-hati ang mga tao. At crucial magiging election sa November. It will define kung sino yung magiging Amerika for the next 4 years. So, kung Democrat manalo, maraming mangyayari. Kung babalik si Trump, marami rin mangyayari. So, for the good, for the better, we don't know. But we need to give our full trust to the Lord para mas maganda yung pamumuhay natin dito sa land of the free. Okay? Sister Elvie, any prayer request? Unsaved loved ones po. Yes, unsaved loved ones. Huwag natin kalimutan. At huwag niya rin kalimutan na mag-invite every Friday. Mas maganda, mas madami tayo. Mas maraming blocks sa mga kita dyan. And I'll send you the link ng video para ma-remind kayo ano yung pinag-usapan natin para mas madali niyong maintindihan yung mga susunod pa natin pag-uusap. Let us pray. Okay, panalangin tayo. Let's all bow our heads. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, you said in your word in Psalm 121, verses 1 to 2, we will lift our eyes, Lord God, to the hills. Because we are calling, Lord God, to you where our help comes from, Lord. The only help, Lord God, will only come from you. You, yes, Lord, the creator of heaven and earth. And this was established by John, Lord God, na kayo at ang word ay isa, at ang word nagsimula pa noon, at nandoon na kayo bago pa makreate ang mundo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, yes, that create kami, create yung mundo namin. Talangin namin, Panginoon, na patuloy niyo kami pagpalain. Inihiling namin, yes, Lord God, na bigyan niyo po ng napakagandang married life si Joy at si Patrick at ang kanilang pamilya. Panginoon, yung security nila. Bigyan niyo po sila ng napakagandang blanket sa South Carolina. Always protect them, lalo na yung mga bata. At pati, yes, kanilang sito dito sa Amerika, Panginoon, ay isil niyo, Panginoon, with all your authority, Lord God, that they will continue to stay and they will continue to reap the blessings that they already kayo po ang magbibigay, Panginoon, ng lahat ng kanilang pangangailangan. Talangin namin, Panginoon, we pray for Sister LVA, lahat ng mga kamag-anak niya, kaibigan niya na hindi pa nakakilala sa inyo. We pray, Lord, na kayo po ang mag-reveal ng sarili niya sa kanila. Use people, use Sister LV, use a lot of people, use Pastor Bird, use every situation para makilala nila kayo, Panginoon. And we pray for their salvation. We pray for Jonathan, Lord God. Yes, Lord. He's not feeling well, Lord. We pray that you continue to heal him. Complete healing for him, Lord God. Yes. Restore mo yung kanyang good health, Panginoon. I pray that you will continue to reveal yourself to him. Yes, Lord. That you will minister to him all the times, Lord God, na he's alone. That you will make your presence be felt, Panginoon, sa buhay niya. Ipakita niyo po yung kabutihan, kagandahan ng loob at pagmamahal sa kanya, Panginoon. Padala niyo po siya ng mga kaibigan na magbibigay sa kanya ng comfort, Panginoon, natutulong sa kanya, Panginoon. And we pray for no more trips sa hospital but a good health for him. We pray for Mini sa kanyang hormonal imbalance. Lord God, we pray for complete healing, that everything will be back in its perfect condition, Lord God. I pray for myself. Thank you for the quick recovery, Lord God. And we pray for this world. We pray for U.S. We pray for the Philippines, for the entire world. Lord, for the pandemic in COVID-19 to stop. We
nagkaroon na Panginoon ng vaccine. Bigyan niyo ng wisdom yung mga doctors and scientists. Basta Panginoon yung pagkahawa. Panginoon, dalangin namin na matigil na, Panginoon. At dalangin din namin na kayo po magbigay ng solusyon, yung pag-ibig nyo magbigay ng solusyon sa problema ng racism dito sa Amerika. We pray for a better tomorrow, Lord God. We pray for the new president who will be by November, who will be inaugurated by January 2021. We pray whoever it is, Lord God, if it's the Republican or Democrat, Lord. We pray whoever, you still are God. We thank you, Lord. We love you. We thank you for this time. We thank you for this opportunity. We pray for those people who wish to come, but they weren't able. Lord, allow me to bless your people. The Lord bless you and keep you and make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you guys. Thank you for coming tonight. I'm so blessed to see you again. I hope to see you next Friday and invite more people para mas masaya yung kwentuhan. Next Friday. Next Friday. Next Friday. Ayan. Tapos, kwentuhan nyo ako na kung napanood niya. Sa YouTube, huwag nyo kalimutan, pag nalulungkot kayo, magandang alternative sa Netflix, panoorin nyo. Or isi-send ko yung link doon sa Friday group. Napakaganda niya. As in, kasi eksakto yung nakasulat sa Bible, ginawa nilang movie. Eksaktong-eksakto. Yung Jesus movie. Panoorin nyo siya with your family. At maintindihan nyo yung Book of John. Para mas maganda yung kwentuhan natin next Friday. May testimony pala ako. Ah, sige, testify ko muna. Kasi akala ko kasi meron akong cancer. Dinayopsi din ako eh. Kasi nga sa sobrang pagdudugo ko, praise the Lord, wala namang cancer. Amen. Natakot din ako ah. Iba rin yung takot na ano, di ba? Mm-hmm. So, tuwan-tawa ako sa Lord na. Amen. I'm good. It's good. Yep. Less anxiety. Amen. So, coming from you, from Boracay. Boracay na Boracay yung background namin. Eh. So, maraming salamat. God bless you. It's 7 o'clock as promised. Signing. God bless. See you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless everyone. Selvi. Bye. 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 God bless. Bye.